Hi guys, this is Anna Kay Villalobos and welcome back to my channel. So for today's video guys, I'll be sharing with you the things that I got from Europe. So kung gusto niyo silang makita, please keep on watching. So recently, itong September, galing kami in Europe and we visited 5 countries ata yun. Pero mainly, yung mga nakuha ko is from Paris. Yung tour namin, talagang tour talaga siya. Yung shopping medyo isiningit lang doon sa tour. So if you haven't watched them yet, ilalagay ko sa info box below para makita niyo sila. And without further ado, simulan na natin. Sasama ko na dito, no? Bago kami umalis, meron talaga akong binili, which is the watch that I'm wearing. Ilalagay ko na lang yung picture dito. Kasi yung box niya, nasa vault na siya. Hindi na ako nag-abala pa na dalhin dito. And with the other items that I got, mga sis, yung iba walang box. Syempre, mas lalong walang paper bag kasi sobrang dami naming dala na hindi na ako nag-attempt iuwi pa yung mga boxes. Actually, yung iba naming gamit is nakabalikbayan box na. So, yan. Pero balik tayo dito sa watch. This is a Patek Philippe na watch and I think this is called the Lady Nautilus, but the one I'm wearing is in 18K white gold. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya i-explain, but it's a very understated watch. Sobrang elegant ang tingnan and matagal ko na talagang gusto magkaroon nito. Watches are a very nice investment. Tumataas talaga yung value nila. So, I have a few and starting to collect. Pasensya na, wala akong gano'ng explanation sa kanya, pero yun lang yun. Kaya ang gagawin natin yung mga susunod, mga jewelry items na din. So these items are from Hermes and wala na yung mga ribbons. May mga ribbons to, mga to, pati paper bag. But the certificates I kept, pag umibil ka ng mga alas or mga relo, may mga certificate yan and it's important to keep them. So that's a future, pag ibebenta nyo sila, mas okay kasi mas madaling i-prove na authentic sila because they have their certificates. Pero iba-iba to, and yung mga binili ko, matagal ko na silang ina-ay. They are not the most expensive. Actually, ito pa yung shit, kasi nasuot ko na to. Magkaibang Paris pala yung nakuha ko. Nasuot ko na siya, nilagay ko sa jewelry box ko and kanino umaga, binali ko sila dito just for the video. Pero, nakakatawa. Magkaibang Hermes earrings, ito dati ko pang binili to. But I think this is called the Farandole earrings. Yun nga, isa to sa pinakamura na pwede mong bilhin sa kanila. It is made in 18K rose gold. Actually, ito siya. Iba yung nadampot ko, but this is also from Hermes. Super duper cute. But the reason why I got this is because meron ako nung necklace niya. So, binili ko yung partner na earrings. Next item is a ring and ito nakikita ko lang sa ninang ko. Sobrang ganda kasi chunky siya but not too chunky kasi usually yung mga items na chunky sa jewelry hindi bagay sa akin. Parang kinakain ako nung alahas. May mga ganun kasi yun eh. May mga binabagayan. But this is a chunky punk ring ba yun? So this is the ring and mas maganda siya actually pag suot. Mas ma-appreciate nyo. Ayan siya guys. Pag suot-suot. Ilalagay ko guys yung mga names ng mga items so that if you're interested mga sis, ayan. Ito, mas gusto ko siyang suotin dito sa aking ring finger because ito nga ay chunky and super elegant. Kahit yung kapatid ko na nakita niya, nakuyutan din siya dito. Next item is the last jewelry that I got from Hermes and it is a, hopefully maayos siya pag-upit. Ayan. Necklace mga sis. And nagustuhan ko siya kasi sobrang simple na ang itsura niya. Also in 18K rose gold and the way you lock it, parang meron lang ring tapos ipapasok mo yung pinaka-rod. Yun yung pwede mong gawing pendant. You can wear it in different ways. Try nating suotin. Ang nagustuhan ko rin kasi sa kanya, hindi siya masyadong mahaba. So, sakto lang yung haba niya for me. And kaya kong isuot kahit, alam niyo yun, mag-isa lang ako. So, ayan. Pwede niyong gamitin yung pinaka-lock sa gitna o di kaya naman, pwedeng nasa likod siya kung gusto niyong super simple chain lang ang suot-suot niyo. Ayan. Or, yung sinabi nung SA sa amin, sales associate from Hermes, nakukutan siya pagka medyo nakatabini o nakatagilid yung pinaka-lock. So, yan. Or pwede as a choker, parang ganyan. Tapos, nakababa lang ganyan. Lariat style choker. And this is also one of the low-priced items from the necklaces. Maganda sa kanila, kahit manipis yung mga items, hindi siya super ultra-nipis na not okay for daily wear. Kasi minsan, pag super dainty, mabilis maputol, ito, I never had a problem with my previous purchases from them na dainty. Next item is my first ever purchase from Boucheron. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce, but sobrang ganda na ang kanyang pinaka-box. Actually, sa lahat ng mga nabilihan ko, ito yung may pinaka-maganda at pinaka-elegant na box for me. Pinaka-mabigat din, siya rin. Supposedly, dalawa dapat yung box. Sa isa lang siya nilagay ng SA and okay lang sa akin kasi nga hindi na namin madadala lahat ng boxes. But ito yung certificate niya. And then, this is the box. Super ganda, promise mga sisi. Tapos, the way you open it dyan, tapos, ito yung mga necklaces.
Mother of Pearl yung isa, yung isa naman is Diamonds. Ito rin guys yung two sizes of this specific style. Nilalagay ko dito sa screen yung name niya, pero kaya ako binili na magkaibang size so that I can layer them together, pwedeng magkahiwalay na occasion ko. So, ote, ang gusto ko din sa kanya, pwede mong piliin kung choker style o kung gusto nyo pagka naka-v-neck shirt kayo, mas mahaba. Meron siyang tatlong rings from which you can choose from. Yung pinakamaikli, for your reference sa mga gustong bumili is, eto, hindi ko na ilalaka, hawakan ko na lang malapit doon sa pinaka-ring. Pero ayan yung pinaka-maikli. And then, the longest is this one. Ayan, this is already the longest. So, pag nakabili kayo, ang ganda rin tingnan ng ganyan. Hindi ko lang masuot ngayon yung mga binili ko kasi yellow gold sila or rose gold. So, suot ko earrings white gold, pati yung watch white gold. Ito naman yung isa. Ito, mas kita siya. And for me, if magsa-start ka, like me, first time kong bumili sa kanila, ito yung parang pinaka-perfect na size. Hindi siya sobrang maliit katulad yung isa. Sakto-sakto lang yung size niya. And hindi ako malaking babae na para magmumukhang maliit sa akin. I am just 5 and sakto lang yung itsura niya sa akin. Hindi siya masyadong malaki. And last but not the least from Cartier, I only got one item. And ito din, matagal ko na rin siyang gustong bilihin. Pero, nung time na bibilin ko, pre-order ito dito sa Cartier Manila. So, tinay ko na yung chance since nandun na din. Ito yung certificate. Hindi ko pa siya nabubuksan. Usually, si certificate, naka-ano siya, wax seal na ganyan. Pinahinan natin. Hindi ko na ito binuksan, hindi ko na chinig. And inside, tama ba? Maka naghalo-halo na kami kasi yung ninang ko. Bumili din sa Cartier, tapos yung mga paper bags sa amin para magkakasama. Although ako isa lang kasi binili ko siya marami. Ay, ayun, sinulatan ni Natalie. Si Natalie, if you will visit Cartier Saint Honoré in Paris, siya yung aming SA, kaso mga CZ. Ilipat ata siya ng ibang store, sa bigger store. So, lalagay ko na lang yung contact ni Natalie. Mas maganda kasi mga sis, bago kayo pumunta, if you are looking for something, message yun na yung SA ninyo. Huwag kayong mag-hesitate na i-contact siya dito and let her know that you are a friend of Anna and you are looking for something and ipagtatabi ka niya pag talagang meron sila. Super accommodating. Pero ito na yung mismong item. Sobrang laki naman lang kasi ng box niya. Ayun siya mga sis. And let's open the box. Ito, syempre yung mga box ng alahas, kinuha ko. Pero mga box ng bags, hindi na. Ayan siya. This is the Cartier Panther necklace. Sa Panther collection, guys, usually mga chunky. Ito lang ang afford ko kasi lahat sila ay mahal na. And hindi ako ganong mahilig dun sa mga elaborate designs. Pero ito, nagustuhan ko. Yung pinaka-chain niya, meron siyang mga balls doon sa chain. Hindi siya super simple na chain. And then you can also wear it na medyo choker style o mas mahaba ng konti. Kasi meron siyang dalawang rings na pwedeng pagpilian for extension. So, imagine nyo na lang, pag suot ko, ayan, ganyan yung itsura niya. Yung eyes ng panther is green. Yung kanyang color ay diamond. It's also holding on to this diamond na ring. Ako mga sis, isa lang talaga yung binili ko. Pero yung ninang ko, nakasama ko sa trip and then si ninong din, marami silang binili. So may mga freebies. Yes, nag-freebies din pala yung mga ganito na shop. And I got this Cartier La Panther perfume. So I think ito pa yung dalawang version, isang night and day. So ito yung pang night. Nabango din to. Nasuot ko na siya. Aside from that, they also gave me the cleaner lotion for jewelry and watches. So meron siyang pinaka-solution to clean and then yung pinaka-cloth and meron din siyang toothbrush. So, soft bristled toothbrush and sa bahay, ganito lang din talaga ako maglinis. And also, another free, which is this one. This is passport holder ata to. Yes, I think it's a passport holder, leather passport holder from them. Ay, ang ganda. I think ibibigay ko to kay Jelloy. Ayan. Tapos merong mga card slots dito. Sorry mga sis, hindi pala nakasaksak yung aking microphone. So, medyo iba yung sound quality kanina. Sana mas umokay ngayon. But si Cartier, kilala siya for jewelry. Pero hindi lang talaga jewelry yung meron siya. They also have bags, mga perfumes, and even yung mga trinkets. Alam ko, for stationery, meron din sila mga ball pen, ganyan. So, I got different perfumes and yung iba, pasalubong. Kay tatay, ito yung pasalubong ko. Hindi ko kasi alam kung ipapasalubong ko talaga sa kanila. Ang hirap mag-isip mga sis. But this is the Cartier. Naku, ito na French. Declaration. Dunsoa. But it's an eau de toilette. And ilalagay ko na lang dito, guys, yung photo niya sa loob because I won't be opening this as it is a gift for my father. This is the Cartier
Lul, hindi ko na alam kung paano nabasahin. Diaphan? Sorry sa mga nanonood nito na magaling mag-French, pero hindi ko talaga kaya. Nung nandun kami, nakakatawa kasi nagbablog ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung mga pangalan ng places. So what I did, nilalagay ko na lang yung kanilang pinaka-name. Ayan, nahulog na siya sa screen. Pero yan, in-unbox niya na yung sarili niya, nahulog na siya. This is the perfume, and merong iba-ibang klase nito. Ito yung nabetan ko. The one with the light or pastel pink na ribbon. So, the way you can tell them from each other, iba-iba yung color ng mga ribbons nila dito. Paano ko ba ito i-describe? Ang hirap i-describe ba nga sis? But this is something na hindi siya masyadong light, hindi rin siya masyado heavy. So, in between siya. And you can use this for daily or for events. Sobrang bango niya. Ano ba itong floral na medyo may pagka-mask ng konti? Usapang perfume na lang din. Sunod-sunod din na natin yung perfumes that I got for myself. This is Penhaligon's Luna Eau de Toilette. And para sa akin to, pero ito ibigay ng aking ninang. Bumili siya ng ilan. Napakahirap daw hanapin ito. But this is one of Heart's favorite. Hindi ko napanood yung vlog niya na yon, pero sabi nila yan. And this is how it looks like, mga sis. Ayan siya. Meron siyang ribbon dito sa taas. And ayan, super simple bottle, but very dainty. This one is from LV. Ito, bibilin ko sana siya dito sa atin. Pero wala siya. Out of stock siya. And dun ko na lang din binili sa Paris. And it's Louis Vuitton's Spell on You. Some of my fave scents are from Louis Vuitton. And you can only buy them in store. So wala siya sa mga department store na scents. Same bottle design, different color lang ang kanilang liquid. Naku, hindi niyo akong maaasahan talaga mga sis mag-describe ng scent. Ito, paano ba ito i-describe? Diyos ko, paki-research na lang po sa notes. But nasold out siya dito, kaya dun ko na lang din binili. Singit ko lang mga sis, since nandito na rin lang tayo sa Louis Vuitton perfumes. Lux by Kate gifted me with this one. And nasilip ko na to. It's a perfume, hindi pa nga lang siya nagagamit. Thank you, CZ. Ilalagay ko yung kanyang Instagram dito sa video na to. Pero pagbalik namin ng Paris, naghihintay ito sa bahay. Along with yung iPhone na bigay ni Fam. So, makikita nyo yung unboxing sa mga susunod na videos. But she gifted me with an iPhone 14 Pro Max. Ayan. Okay. So, that one is also yung mga parte ng gift na na-receive ko for my birthday. Kasi nakita ko na to, tapos sabi ko ganyan, perfume siguro to. Ay, wala pa ako nito. This is the California Dream Louis Vuitton perfume. And lahat sila nga, sabi ko sa inyo, same ng packaging. So siguro yon may special sleeve lang siya. But the bottle is also the same. Yung liquid lang ang naiiba. Ay, wow! Meron pang naka-engrave na ACV sa kanya. So pwede ka pala magpa-engrave. Yung kasi sa akin, hindi na napalagyan. Laser, I think to. Laser etched. But the cap is magnetic sa mga perfumes na to. And the last perfume that I got is from Celine. Pero may mga ibang items din ako binili sa Celine. Actually, additional lang to. Nakita ko lang na ay, may perfume pala sila. Sinabay ko na siya dun sa mga binili ko. This is the packaging and ito pala. Sa gilid, tatanggalin mo muna siya. Before you can open. Ang ganda ng packaging nila. Parang ganun din sila. Same bottle, pero yung scent lang ang nag-iiba. Tas yung color ng liquid sa loob. So, pag naka-line up siya sa dresser ninyo, ang gandang tingnan. And mahilig ako sa mga ganitong perfumes na super simple lang yung packaging. Ayoko nung masyadong mga intricate, ganyan. Okay, but this scent is ganun din, magnetic din ang kanyang takip. Ano nga bang scent yung kinuha ko? La Piu Nu? Tama ba? Yun yung scent niya mga sis. But it was one of the recommended scents by the SA along with the Parade scent pa yun. Kalimutan ko na yung amoy nito pero alam ko bangong-bango talaga ako dito kaya nakuha ko siya. Ito naman from Dior are pasalubong. Isa para sa nanay ko and isa para sa kapatid ko. I got the scents Jasmine D'Ange and then Holy Peony. Very light scents kasi yung kapatid ko ayaw niya ng medyo heavy talaga na scent. Gusto niya yung mga super fresh lang. While yung sa aking nanay, kaya light ang binigay ko kahit heavy yung mga gusto niyang scent. Para maiba naman dun sa collection niya. I think dun ko nakuha sa kanya yung hilig ko sa pabango. Dati pa man din, nagre-reklamo pa ako pag medyo, alam niyo, nasa sasakyan kayo, tapos may pupuntahan kayong mag-anak, and sobrang bango talaga sa loob ng sasakyan. Ang sakit sa ulo. Pero parang, nasanay na din ako, pare yung nanay at tatay ko, mahilig sila magpabango. Yan ang pinasalubong ko sa kanila, dahil ang hirap mag-isip ng mga pasalubong. Hindi ko na rin tububuksan, I'll be putting the photos dito ng itsura ng bottle. Also from Dior, I got these items for myself. Buksan natin to. This is Miss Dior Blooming Bouquet. Hindi ito bago sa pagkakaalam ko. Usually kasi pag bumibili ako ng pabango, it's either sa loob ng store ng LV, ng Dior. Pero nung dumaan kami sa airport ng Qatar, kasi iba dito, hindi lang para sa Paris, galing din silang duty free. Kasi nag-layover kami sa Qatar, dun nabili iba. Actually,
Yung mga perfumes, parang doon lahat. It is in Blooming Bouquet. Ayan. Again, paki-research kung anong amoy, but this is very fresh, floral, para ka nasa clouds, hindi siya heavy. Sobrang bango. And pwede siyang mabili sa mga department stores, itong si Blooming Bouquet, because most of the items here are sa store na bibili. Dun sa mismong store na hindi department store, like sa loob ng LV, ng Dior, ganyan. But this one, you can buy sa department stores. Sinamahan ko na rin siya ng body milk, dahil sobrang dry ng balat ko doon, at na-sales talk ako ni ate. It's a moisturizing body milk, pero mukha siyang pabango. Akala ko nga pabango siya nung una. But it is indeed a very light lotion. So, yung iba ang ginagawa nila, nililayer nila para mas magtagal yung amoy. Pero ito, nagustuhan ko lang kasi very lightweight. Ang sarap ng pakiramdam ng bata niya. Parang yung NARS na packaging. And ayun lang siya. Parang regular na igaganyan mo lang. Super nice packaging. Ito naman, trinay ko lang din kasi yun nga, isa sa mga budol ng SA. But this is actually a hair mist. And natutuwa ako kasi alam nyo, naglalabasa na sila ng hair mist. Dati kasi puro perfumes, but I noticed si Hermes, si Chanel, naglalabas na din sila ng hair mist nila ngayon. This is the Miss Dior hair mist. And I think isang size lang talaga siya. Ganitong kaliit lang siya, mga sis. May explanation pa nga, 30 centimeters away daw pag naglalagay sa hair. Some facts, mga sisi, yung ibang pabango are hindi advice na ilagay sa buhok. Although ako dati, kasalanan ko rin yan. Naglalagay din talaga ako sa buhok ng pabango kasi pag sa ganito ko sa katawan, mabilis mawala. But some perfumes are not meant for the hair. So ngayon, naglalabasa na yung mga hair mist. And yung mga hair mist na yon, meron silang mga nutrients for the hair. But I don't think yung mga ganitong klase, sina Dior, sina Chanel, si Jo Malone, I think may hair mist na din siya, and si Hermes, yung mga nutrients, parang hindi siya more on that. More of amoy lang talaga sila. Also from Dior, I got some of their lippies for pasalubong, and mga sis, hindi ko na to isa-swatch since pasalubong sila, but I love their nude look 100 na shade, and then 200 nude touch if you are looking for mga brown nudes, pink nudes, yung mga madalas kong sinusuot. Ito yung masasuggest ko, but the one I'm wearing for this video is 720 Forever Icon. Pero yun ang kinuha ko for may pasalubong para, since hindi ko alam kung anong preference nila, binigyan ko sila ng nudes, diba? Baka kasi hindi nagsusuot ng red. This is their Couture Color Lipstick Floral Lip Care Long Wear. And then, I also got two of the transfer-proof lippies. I think the new kind of lippies, yung mga transfer-proof, also share the same shades or some of the shades from the regular collection. Pero ang difference lang nila is that yun nga, transfer-proof siya. Na-try ko na, but you have to give it some time. Siguro mga 3 minutes para talagang mag-set siya. Pag nakaset na siya, it is already transfer-proof. Pero kung dry ang iyong lips, mas masasuggest ko yung regular version because both are pigmented, same pigmentation. Ito lang is mas less kumapit pagka umiinom tayo ng tubig sa baso or sa kiss, sa mga ganyan. Pero ang pigments, ang shades, parehong maganda. I think we are already halfway, mga CZ, and itutuloy ko na si Celine. So the reason why I really went to Celine is to get shades and then belt, kasi need ko ng belt. Yung mga belt ko before, yung mga uso pa na makakapal na, alam niyo yung mga Hermes na Constance belt. But one of the things that I have been wanting is this, sunnies or shades or eyeglasses, sunglasses. Hindi ko alam ko ano yung style name nito, but very nice kahit ako ay bilugan ang mukha. Usually kasi pag pabilog yung mga shape ng glasses, hindi siya ganun kaganda pag bilugan yung mukha mo. Pero ito, sobrang super simple lang yung tingnan sa harapan, pero meron siyang detail ng Celine sa gilid. And this is how it looks like. Ayan siya. Tapos covered pati yung under eyes na gusto ko pagka may sunglasses. Ayoko yung super liit na hindi natatakpan ng under eyes. Tapos ayan siya sa gilid. Very, very classy looking and elegant. Hindi ko lang masyadong maidikit ng gusto kasi may makeup akong suot ngayon. Pero okay to pag lumalabas ka tapos wala kang makeup o ayaw mong mag-ayos ng gusto, shades na lang. Ito yung kanyang pinaka-case. But to be honest, ako, pag dinadala ko to, kaya bihira lang ako bumili ng mala shade. Sinushoot ko lang sila sa bag ko, hindi ko na nilalagay dito sa loob pa ng case. Medyo masyadong chunky kasi yung mga cases nila. This one naman is of course, the belt. Sobrang ngayon, trending talaga ni Celine. Actually, nakita ko siya mga foreign influencers and then Triumph ba yung tawag dun sa pinaka-logo niya ngayon? Dati kasi yung word lang na Celine mismo. Ngayon parang basta mga sis. Ito siya, yung logo na yon ay yung kasama dito sa belt. And ito yung sinasabi ko na hindi siya super kapal and hindi naman siya ultra manipis kasi yung ibang brands may mas manipis pa dito. But the logo is really nice, mga CZ. Hindi siya sobrang modern looking, parang ang vintage looking pa yung kanyang logo. And ang size ko is 75 for the belt, kaso wala na ata nung 75 nung time na yun. So I got this one in 80. Maganda kasi pag kukuha ka ng belt, medyo pag
inarado mo siya, alam niyo yun, may konting-konti na lang yung ano, yung allowance, hindi yung masyadong mahaba na it goes all the way back. Along with it, I got this bag kasi dapat may bibili ako na Dior na bag. Kaso sabi ko, pwede ko na mabili ng Dior na bag dito sa Pilipinas since ayoko naman masyadong marami bilhin na bag doon because I'm still waiting for my Hermes appointment. So yun yung nangyari, hindi ko kinuha si Dior, pero may story pa ako doon mamaya kasi nga naisip ko wala pang Celine sa Pilipinas. After a few days na kinuha ko itong bag na ito, nag-boost si Heart and meron ng Celine sa Pilipinas. So yan guys, if you want this bag as well, meron ng Celine dito sa Manila. So you can also get it already. Ah, hindi pa pala siya nakaayos. Wait lang, ayusin natin, oh. Tanggalin muna natin yung mga nakalagay na fillings, stuffings. The way you open this bag, I think is ito. May ipipinch ka dito and then tama ba? Ayun, tama. Pero alam niyo, nagustuhan ko rito, like my Constance bag from Hermes. Yung loob niya, kahit maliit siyang tingnan, mukhang maraming mailalagay. Tapos, masasara pa din. Lagay na natin. Yung Constance bag kasi na yon, it's not adjustable. So, buti na lang din, okay yung ano, haba o length ng strap sa akin. Pag ginamit mo siya, mag-a-adjust din naman tong mga folds ng strap sa katawan mo. But it's a super classic looking bag, kaya ako nagustuhan. Sabi ko nga, parang kamukha din siya nung Constance, pero ito kasi, this comes in a very shiny leather as compared to my Constance, which is matte looking. Pero, ang hirap niya ipakita, but this looks something like this. Ito ah, nasa gitna yung strap niya, pwede pa siyang ibaba or pwede mo kung gusto mas mataas sa'yo. Medyo, for me lang, mas mahirap siyang buksan kung mahaba yung kuko mo. Yun yung una kong na-encounter. As compared to the Constance, napakalaking mura nito mga CZ and halos magkamukha siya. The logo lang syempre. Yun ay Hermes H and then ito ay itong monogram ni Celine. Ayun, madali na maisara. Bukas lang ang medyo hassle pagka medyo ganito yung length ng kuko nyo. Hopefully, hindi mabilis ma-scratch yung leather nito, pero merong variant na kulay brown sa leather nila na parang feeling ko, ang ganda nung leather kaso mabilis magasgas. And for the laman naman, meron siyang compartment dito. Ay, marami pala. 3 compartments. Yung pinakaharapan is itong manipis na to. Yan. And then, yung pinakagitna, yung pinakamalaki na may isang zippered pocket. Dito yung parang mga papers or cards sa loob or hindi ko alam kung ano laman talaga nun sa totoo lang. At ayoko na buksan. Pero yung pinakahuli, parang katulad ditong nasa harapan, super nipis lang na compartment. Ayan, meron pa rin siya dito sa likuran. And then one interior pocket pa na wala namang zipper. It looks sturdy to me. Itong mga ganitong klase ng bag, kaya ako nagugustuhan itong structured. Sa totoo lang, sa collection, sila yung mga nagtatagal na kahit gamitin mo nang gamitin, mukha pa rin silang bago. Minsan kasi talaga nakaka-temp yung mga slouchy looking bags, pero sa totoo lang, ilang gamit mo lang sa kanila, parang ang luma na nilang tingnan. So, ayan. Ano lang naman yon from my experience when it comes to collecting bags. Now, ito na yung sinasabi ko sa Dior. Nasabi ko, sa Manila ko nalang bibilhin ganyan. Pero alam nyo, kung talagang may budget lang din, dun nyo nabilhin lahat kung pupunta kayo. Dahil ang laki ng difference sa presyo. When it comes to bags, sobrang liit na ng difference na 30,000 pesos. Parang isang ano na lang din yun, no? Isang sapatos na din na designer, di ba? Usually nga mga nasa 50s pa, ganyan. So, ang akin lang ay talagang nakaalat kasi yung pera ko dun sa Hermes appointment. Ang problema nga, hindi naman kami nagkaroon ng leather appointment, hindi kami naging swerte, so wala din nangyari mga CZ. But this is from Dior and it is a gift from my ninang. Nagulat ako kasi sabi ko, sa Manila ko nabibilin tapos nung pumunta kami ng Dior, ayun, binili niya for me. So, salamat po ninong and ninang. Sobrang classic niyang tingnan. Ngayon, mahilig na ako sa mga classic looking bags. Maganda rin naman yung mga trendy looking bags, but the thing is, yun nga, syempre, when it comes to mga trending, pagka nawala na sa uso, yun lang. And feeling ko, ito naman, hindi siya agad mawawala sa trend because this is part of Dior's permanent line. Here are the cards and card pa rin pala sila. Hindi ba sila microchip si Dior? Kasi kadalasan ngayon, si LV, si Bottega Veneta, Chanel, microchip na sila. Ito din, hindi pa nakalagay yung pinaka-strap niya. Lagay ko muna bago ko ipakita sa inyo. This is called the Dior Bobby Bag. And hindi ko alam kung anong name ng color nila because sometimes each brand, they have different names for their bag. Kahit ang kulay nito ay brown, they don't call it brown bag. Meron silang sariling term for their colors. Like for Hermes, their black is noir and then yung itsura ng kulay brown nila na bag, ang tawag is gold. So, diba? Search ko na lang online and then sa likod niya, meron siyang nakalagay dyan na parang 30 Montane. Ito yung lugar kung saan namin nakuha ito. But it comes with gold hardware. Ito meron pang sticker. Tanggalin na natin yung sticker niya. Try ko for you guys. Okay.
Ayan siya, pag suot-suot, pwede mo pang iklian or mas habaan pa. Ay, hindi, ikli. I think ito na yung pinakamaikli. Dumilim bigla mga sis. Meron pang mas maliit na version, almost half ng version nito. Pero for me, ito yung pinakagusto ko na size kasi marami pa akong mailalagay. Sobrang ganda nung kulay nung leather, ng contrast niya sa gold hardware. Super nice and maganda yung pagkakagawa ng bag. Ang ganda nung structure, maraming malalagay. Yung loob nga lang niya, pag medyo mahaba yung kuko mo, ayun o, nagaganyan siya. Pero okay lang kasi bumabalik naman siya. Ayan. Ano bang tawag sa leather na yan? Hindi ako sobrang magaling mag-name ng mga leathers. One interior pocket pero hindi siya naka-zipper. But sobrang daming pwedeng ilagay. Feeling ko nga yung bote na anak ko na 9 ounce kasha dito. Yun na iniisip yung mga gatas ni ex. Kaya din pala ako tumanggi nung una bukod sa meron naman Dior dito sa atin. And I can buy it some other time. Yung gusto ko na ganitong leather and ganitong color na hindi mabilis ma-scratch. Wala dun sa unang branch namin na vinisit. Ang meron is a lighter brown pero alam niyo yung parang sobrang sensitive nung leather na kahit konting ganyan lang magagasgasan. Ito hindi. Katulad nung Celine, mas matibay ito at hindi delicate yung kanyang leather. When having your collection, syempre iisipin nyo rin kung alin yung kaya nyong i-maintain, kung mahaba ba yung kuko nyo, mabilis pang magasgas yan, yung mga magkikip ng shape, ganyan. Alam niyo yun, dati kasi bili ka lang ng bili, tas hindi mo iniisip kung alin ba yung maganda sa collection pagka lumuma na. Kasi bags yan, so there is wear and tear. So eventually, pag nagtagal yan, makikita mo na kung anong kahinaan ng bag. Ito naman, I bought for myself. It's a very elegant bag and hindi ko matanggihan tong kulay na to kahit alam kong very prone ito sa color transfer, itong ganitong klase na leather. Pakita ko sa inyo ah. It is a structured bag, pero yung leather na ginamit sa kanya, lambskin ata ito, or calfskin, super delicate. Pero ang ganda kasi nung pagka-white niya. Para siyang off-white, so ang ganda nung pagka-white mga sis. And itong strap, removable to, so you can use it as a toiletry pouch na ganyan lang. And the strap you can also use with your other bags. Ako ganun yung ginagawa ko, nagmi-mix and match ako ng mga strap. Wala rin kasi akong, alam niyo yun, parang pang-evening bag, so pwede kong dalhin to as a clutch nang wala tong chain, or if nakadress ako, ang ganda pa rin ng chain niya. Ayan siya. Tamang length din siya sa akin. Ayan mga sis. Usually kasi yung mga ganito, wallet on chain ni Chanel hanggang ganito sa akin. Pero yun ang dilema ko. Ang ganda ng wallet on chain ni Chanel. Super haba lang talaga dahil ang liit ko. Although nagagawa ng way around yon, papaigle. Kaso ako parang gusto ko pag bibiling ko yung bag, wala na akong aayusin pa kasi medyo may kamahalan sila. So bakit ako yung mag-a-adjust, diba? So baka hindi lang talaga para sa akin. So gold ang kanyang hardware and even yung kanyang zipper and ito, kasha yung aking cellphone. Basta kasha yung aking iPhone na 14 Pro Max and pwede akong lumabas ng ito lang ang daladala ko. Tapos meron siyang mga card slots sa loob. Pakita ko lang. Ayan. Both sides. So kahit wala akong daladalang wallet mga sis, pwede ko na rin siyang gamitin as my wallet. A cellphone. Tapos kasha pa rin lip tint. Alam nyo yun? And bukod dito sa kanyang pinakagitna na compartment, 3 compartment siya. So 1 and then yung pinakagitna na zippered compartment and then this is the 3rd compartment. Meron lang siyang mga stuffings pa. Diba? Madali kang makakagalaw kasi kahit yung phone mo isuksok mo lang dito. Hindi ko lang alam kung pwedeng pahiga pag dito sa hindi zippered ah. Ang bilis, super easy lang gamitin. Yun din ang iisipin nyo pag bibili kayo ng bag, hindi lang dahil maganda siya, dapat functional din siya. Although, I am guilty din dun sa mga hindi functional na bag kasi ngayon, bags are really just for accessory, yung walang kasha. Pero as a mom, mas marami yung bag ko na talagang functional kaysa sa pretty-pretty lang. Sobrang understated ng bag na ito. It looks elegant and is very functional as well. I think we are already down to our last 2 items from the same brand. Diba, hindi nga ako pinalad sa Hermes. So, ang ginawa kasi namin, pagdating doon, gumawa agad ako ng profile kay Hermes and then I joined the Hermes lottery appointment. Every day on starting, I think, 10 or 10:30 a.m. Pupunta ka sa website, tapos magta-try ka. And then around 8, you will have to check if you received an email na may confirmed appointment ka. Pero hindi kami nanalo dun sa lottery appointment. The way to get a bag or a leather appointment is to really go through the lottery process. Or kung ikaw ay very, very important client na nila, that you can set an appointment on your own na hindi ka na dumadaan sa appointment system. At least meron akong profile. Next time na bumalik ako, they can see that meron akong record. Ang gusto lang naman kasi nila is makikita nila na siguro once in a while pumapasok ka sa store, bumibili ka ng mga maliliit na mga trinkets, kahit sapatos, jewelry, o kahit na ano, yung nasusupport ka lang talaga sa brand nila. And then that's the way they know na you deserve a bag. Pagka naman ayaw mo nang dumaan sa ganung proseso, what you can do is go through resellers. Maraming reseller, kaso mga sisi, ganitong kagrabe yung difference ng presyo. Yung gusto ko na bag,
which is the Kelly 20 na wala pa akong mga Azizi. Sa loob pala ng store, parang 350,000 or less than 400,000 pesos yon. Ngayon, sa resellers, pinakamura na nun, 1.2 million to 1.4 million pesos. Kaya din minsan, or kadalasan, or we do not know kung baka dahil yon sa ganung rason kung bakit naghihigpit na sila, some people, they just buy and then they resell outside. Na hindi mo naman maiiwasan kasi yung iba talaga, negosyo nila yun eh. And ako mismo, personally, bumibili din ako sa resellers if I don't have the patience and the time to wait para ma-offera ng bag. So gusto siguro nilang i-dodge yung mga resellers, kaya mas binibigyan nila ng kumbaga quota bago ka makakuha ng bag. Grabe no, instantly, from 350 to 1.4 million. Paglabas mo ng tindahan, sure shot may bibili sa'yo nun. Kasi marami naghihintay sa labas na willing to pay the reseller price. Ako lang, ang laki kasi nung difference. So wala lang, try lang, kasi bumibili din naman ako ng Hermes regularly ng mga maliliit lang ganyan. Lalo na ngayon, hindi naman ako in a rush to get something because I have a few of their bags and hindi na ako katulad nung dati na parang gustong-gusto ko talaga. Kung maibibigay, maibibigay. Kung hindi, okay lang din naman. Pero yun nga, meron akong profile doon. But the last bag that I got is something very, very casual. And matagal ko na itong gusto din. So I took my chance and I bought this Chloe na slippers na may partner na bag. Pero separate siya na sinesell. Para siya, ano bang tawag dito? Canvas. And alam nyo, akala ko sobrang bigat nito. Tsaka mabigat sa paa. Pero super gaan pala niya mga sis. And nagpo-form itong pinakataas niya sa shape ng iyong paa. I got the size 37, but usually I am in size 36. So if you want these slippers, know that to get a comfortable one, medyo mag one size bigger ka. And the partner for this one is this canvas bag. This is available, I think, in pag hindi 3-4 sizes, but I got this size na perfect lang for me and my frame. This is the canvas bag that I'm talking about na may leather trimmings and meron siyang strap na removable and also adjustable. Ito, nakikita ko yung sarili ko pagka dyan-dyan lang ako pupunta. Tanggalin na natin tong tag na to. And super relax lang kasi ng itsura niya. This is also available na hindi canvas. Ito, medyo mahaba pa siya sa akin. Pero super perfect nito pagka very casual. Bawa, nakadress ka lang o di kaya shorts. Tapos dyan-dyan lang sa gilid yung punta. Meron siyang top handle and also may strap. Na-adjust pa naman pala yung strap. So, iklian ko to pa. Yung loob, sobrang laki kaso walang zipper mga sisa. Isa lang ang interior pocket. Very, very relaxed looking bag. I think that is it, guys. Well, bukod pala dito, meron akong binili na dalawang shoes. Isang Amina Muwadi na suot ko kay X, ilalagay ko na yung photo dito. And then, isang Chipre, kulay black naman, na version I got from Orline Shop. So, sama ko na sa haul na to, nandito itsura niya. So, okay na ako dun sa Chipre nila, yung parang best selling nila. The white and the black. Siguro some other time, I get yung brown. Kaso meron na akong fluffy na brown, so, hindi, wala na. Hindi na ako bibili. Pero yun na yun. Pinili ko yun bago umalis, so sama ko na rin dito sa haul video na to. Sobrang okay si Chipre, ah, kasi hindi siya masakit sa paa for me. And yun kasi hindi ko alam na trending yun. Nangyari lang is, nung sobrang bago pa siya, nakabili agad ako. I think bago pa ako magbuntis nun eh. May 1 year old ako. Basta nung bago pa si Chipre. So nakuha ko siya ng okay na pricing. Ngayon, super taas na ng price niya. Anyway mga sis, that is it for my Europe haul. I hope you enjoyed. Nag-enjoy kami ng sobra sa Paris, sa Amsterdam, Germany. Ano pa bang pinunta namin? Belgium! Apat nga lang ba yung pinunta? Nakalimutan agad yan, but super enjoy. Sobrang laki ng Europe na marami kang pwedeng puntahan talaga. Kulang ang time kasi syempre, that trip, puro tour talaga kami. Hindi naman lahat ng kasama sa tour ay gusto mag-shopping. So, syempre, kailangan mo din i-respect yung time nila. Hindi ka pa pwedeng basta mag-shop lang talaga. Singit-singit lang tong mga shopping na ito, mga sisi. Ang hindi ko na lang sinama dito, yung mga pasalubong na alam nyo, mga cheese, chocolate, marami pa na binili na hindi nakasama dito. Kasi yun ay either nakain na or napamigay na dahil parang 3 weeks na ata or 2 weeks na nakarating kami dito. Hindi ko pala na-film tong whole video, ha? I hope you guys enjoyed. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!